Diyos ko, kung sa Pinas pa to, yung kagalang-galang kang umalis sa bahay, tapos pag-uwi ka gulong-gulong. Hello mga ka-freshness! Kahapon nga inagyaya si mamang magsimba. Usapan nga naming alas 10 ng umaga magsisimba. Yung alas 10 ng umaga abay naging alas 6 na ng gabi. Sa Seven Emirates dito sa UAE, may mga Catholic Church rin. Islam country nga dito sa UAE pero kahit papaano, may respeto sila sa iba't ibang relihiyon. Sunday nga ang araw na to kaya marami ding nagsimba. Hindi nga lang mga Pinoy ang nagsisimba dito mga ka-freshness at may iba't ibang lahi rin. Pagkatapos nga ng mass, nagtirik kami ng kandila dito sa Ave Maria. Almost 5 years nga bago ako nakabalik dito. At ang sarap sa pakiramdam, ang gaan. At iba din ang trip ni mama, hindi agad umuwi kasi may bibilhin daw siya. Diyos ko, kung sa Pinas pa to, yung kagalang-galang kang umalis sa bahay tapos pag-uwi ka gulong-gulong. Ganito din bang trip na mga mama nyo? Ika ko ngayon mag-bar na lang kami para magkaalaman na. Chows. At hindi na rin ako magtataka kung saan nagmana yung ate kong lasinggera. Laglaga na to mga ka-freshness. Chose lang, gusto lang ni mamang bumili ng pampatulog. O diba, mas nauna pang nabili yung alak kaysa sa dinner. Magkakatabi nga lang ang mga bilihin dito. Pagkatapos nga namin bumili ng wine, abay dumerto na kami sa supermarket para bumili ng pang-dinner. Gusto nga lang ni mamang mag-vegetable salad. Ito yung tipong pang-diet pero magastos. Mabuti pa yung kamatis, ang kinis. Diyos ko, kumikinang talaga sa sobrang kinis. Ika ko nga kamama, yan na lang yung bili natin para kikinis din tayo. At may natuklasan ako for today's video. Dito pala nila nilalagay yung watermelon. Nagre-refill nga si kuya kasi ubus na yung display nilang watermelon. Muntik pang makalimutan yung yogurt. Diyos ko, ito ba naman yung dahilan kung ba't kami dumayo dito? Nagbayad na nga kami para makauwi na. Kating-kating na akong umuwi, ang init dito sa labas kahit gabi na. The best talaga ang Abu Dhabi, hindi crowded. Ibang-iba sa Dubai. Yung naglalakad ka lang dun tapos malalanghap mo yung katabi mong amoy kili-kili. Andito na nga kami sa building na tinitirha ni Mama. Nakalimutan niya kasi bumili ng chicken breast kaya ayun. Nauna na akong umakyat sa room. At si Mama naman bumalik sa supermarket para bumili ng chicken breast. At ito na pala yung DIY vegetable salad ni Mama. Legit ka-freshness, mas masarap pa tong salad ni Mama kaysa sa salad ng Papa John. Nilagyan pa ni Mama ng abukadong hilaw, Diyos ko. Malutas yung kudari ka-freshness. Yun lang, salamat sa panonood. Kain tayo! Para samahan niyo ako, a night in my life. At sa mga oras na to, alas 7 na nga ng gabi. Pero tignan niyo naman, napakaliwanag pa. Andito nga kami ngayon sa Abu Dhabi Mall. At naakit nga ako sa Lazenza. Aba, ikaw ba naman? Buy one, take three. At bumili na nga ako ng isang set. Bali 75% yung na-discount ko sa kanila. At pumasok na nga din kami sa Zara. Nagbabaka sakaling may sale. Mahahalata mo talaga ang store kapag may sale. Yun yung madaming tao. Dito na natin i-a-apply ang window shopping. Mas masarap kasing mamili kapag naka-sale. Ang ganda nga ng pagka-print sa t-shirt na to. Mahahalata mo talagang branded. Pikit mata muna tayo for today's video mga ka-freshness. At sinilip ko pala si John kung asaan ito pala naghahanap ng bag. Diyos ko, lahat ng bag sa Zara pinintasan niya. Yan yung technique pag walang budget. Maghahanap talaga ng butas para di lang makabili. Niyaya ko na nga siyang lumabas at huwag nang magdrama para makatingin kami sa ibang store at mahanap kung ano yung gusto niya talagang bag. Ang bilis talaga ng mata ni John pag may pulang nakabandera. Ganitong style ng bag pala ang gusto ni John at sakto naka-sale. Yung pwedeng mailagay sa harap para hindi mahalatang malaki ang tiyan. At pinasukat ko nga sa kanya yung bag. Kung totoo ba talagang natatakpan yung tiyan niya. At nangangapa pa nga kung paano ipaharap yung bag. Kita nyo naman ang kilig sa mukha ni John. Abay, baka single na ako bukas nito pag nakita niya yung vlog ko. Inukray ko na masyado yung tiyan niya. At tinanong pa niya ako kung may gusto nga raw ba akong bilhin. Nagsusukat nga lang ako dito ng sandals. Nagpapahiwatig, baka naman.
Shows lang. Next time na lang pag may paggagamitan. Pinagbabayad ko na nga siya para mapuntahan at mabisita din namin yung kuya niya na andito din sa Abu Dhabi Mall nagtatrabaho. Dino-double check nga niya yung item bago kami umalis dito sa store. At maya-maya ngay, andito kami sa Tim Horton. Dito nga kami tumambay at tamang kwentuhan lang. At yung kaping in-order ni Jan, abay gusto atang mag-swimming ako. Ang laki ng in-order niya. Diyos ko, hindi ko to mauubos. Hindi pa naman ako fan ng Tim Horton. Habang nagkakape nga kami dito, abay ito si Jan, napaka-busy sa phone at naghahanap ng car lift pauwing LA. Diyos ko, sino hindi malulula sa kape na to? At ewan ko din ba? Kape ba to o gatas? At umalis na nga yung kuya ni Jan at kailangan po niyang bumalik sa trabaho. At itong isa, Diyos ko, ang lakas ng trip. Lumipat sa Cinnabon at nag-order lang naman ng tinapay na puro asukal. Diyos ko, ne, sino hindi mag 200 ang sugar nito? Tumikim nga lang ako ng isa, abay nasusuka na ako sa sobrang tamis. Ikaw ba naman kakain ng asukal na may konting tinapay? Lakas ng trip ng taong to, nag-i-enjoy pa sa kinakain niya. At ika ko'y wag na niyang ubusin, kotang-kota na kami sa sugar for today's video. Alas 10 na nga sa mga oras na to at 11 PM yung pick up ni Jan going Al-Ain. At sumakay na nga kami ng bus nito pa uwi sa bahay ni Mama. Yun lang for today's video, salamat sa panonood! Diyos ko, kung sa Pinas pa to, yung kagalang-galang kang umalis sa bahay tapos pag-uwi ka gulong-gulong. Hello mga ka-freshness! Kahapon nga ay nagyaya si mamang magsimba. Usapan nga naming alas 10 ng umaga magsisimba. Yung alas 10 ng umaga abay naging alas 6 na ng gabi. Sa Seven Emirates dito sa UAE, may mga Catholic Church rin. Islam country nga dito sa UAE pero kahit papaano, may respeto sila sa iba't ibang relihiyon. Sunday nga ang araw na to kaya marami ding nagsimba. Hindi nga lang mga Pinoy ang nagsisimba dito mga ka-freshness at may iba't ibang lahi rin. Pagkatapos nga ng mass, nagtirik kami ng kandila dito sa Ave Maria. Almost 5 years nga bago ako nakabalik dito. At ang sarap sa pakiramdam, ang gaan. At iba din ang trip ni Mama, hindi agad umuwi kasi may bibilhin daw siya. Diyos ko, kung sa Pinas pa to, yung kagalang-galang kang umalis sa bahay tapos pag-uwi ka gulong-gulong. Ganito din bang trip ng mga mama nyo? Ika ko ngayon mag-bar na lang kami para magkaalaman na. Chows. At hindi na rin ako magtataka kung saan nagmana yung ate kong lasenggera. Laglaga na to mga ka-freshness. Chows lang, gusto lang ni mama bumili ng pampatulog. O diba, mas nauna pang nabili yung ala kaysa sa dinner. Magkakatabi nga lang ang mga bilihin dito. Pagkatapos nga namin bumili ng wine, abay dumercho na kami sa supermarket para bumili ng pang dinner. Gusto nga lang ni mama mag-vegetable salad. Ito yung tipong pang diet pero magastos. Mabuti pa yung kamatis, ang kinis. Diyos ko, kumikinang talaga sa sobrang kinis. Ika ko nga kamama, yan na lang yung bilhin natin para kikinis din tayo. At may natuklasan ako for today's video. Dito pala nila nilalagay yung watermelon. Nagre-refill nga si kuya kasi ubos na yung display nilang watermelon. Muntik pang makalimutan yung yogurt. Diyos ko, ito ba naman yung dahilan kung ba't kami dumayo dito? Nagbayad na nga kami para makauwi na. Kating-kating na akong umuwi, ang init dito sa labas kahit gabi na. The best talaga ang Abu Dhabi, hindi crowded. Ibang-iba sa Dubai. Yung naglalakad ka lang dun tapos malalanghap mo yung katabi mong amoy kilikili. Andito na nga kami sa building na tinitirhan ni Mama. Nakalimutan niya kasi bumili ng chicken breast kaya ayun. Nauna na akong umakyat sa room. At si Mama naman bumalik sa supermarket para bumili ng chicken breast. At ito na pala yung DIY vegetable salad ni Mama. Legit ka-freshness, mas masarap pa tong salad ni Mama kaysa sa salad ng Papa John. Nilagyan pa ni Mama ng abukadong hilaw, Diyos ko. Malutas yung kudari ka-freshness. Yun lang, salamat sa panonood. Kain tayo.